Hinahanap na ng mga otoridad ang lalaking nang agaw ng Certificate of Candidacy sa isang mayoral aspirant sa Negros Occidental. Pati ang COMELEC, nagulat sa insidente na unang beses daw nangyari. Yan ang aking pampagising na balita. Makikita sa video ang pagpasok ng lalaking nakaputi sa compound ng Himamaylan City LGU sa Negros Occidental. Nang biglang isang lalaking nakasombrero at nakashades ang humablot sa hawak na folder ng lalaking nakaputi. Nag-agawan pa sila. Hanggang sa tuluyang tumakbo palayo ang nakasombrero at shades kasamang isa pang lalaking parehong hindi patukoy ng mga otoridad. Ang hinablot na folder, may laman palang Certificate of Candidacy na ihahain mismo ng mayoral candidate na si Engineer Vicente Genova noong Martes. Sabi ng COMELEC, first time nangyari na may nagtangkang mag-snatch o magnakaw ng COC. Daming-dami namang i-snatch, manakawin, COC pa at ninakaw. Sa panahon na pwede naman magawa pa ng COC at mabuti na lang, yung mismo magpa-file ng COC na kandidato for mayor ay may other copies ng COC. Di ba? Nanakawin din lang naman, hindi pa kinumpleto lahat. Natuloy pa rin naman ang paghahain ng kandidatura ni Genova. Talagang pagka ganun, either inisin lang yung nagpa-file o number two, pigilan siya mag-file. Nakakalungkot yun sapagkat bakit dumadating tayo sa punto ng mga ganun snatching. Di ba? Di pa disqualify nyo na lang, kasuhan nyo na lang. Kanina, nagsimula ng magdatingan sa COMELEC Main Office sa Intramuros, Maynila ang mga tinanggap na COC mula sa iba't ibang probinsya para suriin. Lahat ng makikita naman po namin na more than one yung kanilang nomination sa single position, ibig sabihin nag-over-nominate, eh lahat po ng COCs na yan ay mababaliwala. Kung ikaw din naman po isang tao na nakapag-file ng two or more COCs, lahat po yan makikita namin mababaliwala ka rin. Sakaling doble naman ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA, mababaliwala ang mga kinabibilangang partido at magiging independent ang kandidato. Tatagal ng 3 araw ang pagtanggap ng COMELEC Main Office sa lahat ng mga inihaing COC sa buong bansa. At makalipas ang 2 linggo, inaasahan na i-upload sa COMELEC website sa unang pagkakataon ang ilan sa mga detalye ng mga nagpakita ng interes sa pagtakbo sa darating na halalan. Kahit may post online ng COC, hindi pa rin daw may tuturing na kandidato mga ito. Aspirant sila. And therefore, di ba, kung tumatanggap nga po kami ng petisyon para ikansela ang kandidatura, eh paano sila makakapag-file ng mga petisyon kung hindi nila kakilala yung kine-question para naman may alam ang mga kababayan natin ng sambayanan, sino ba ang tumatakbo? Saan ba siya nanggaling? Ilang taon na ba siya? Filipino citizen ba siya? Hanggang katapusan ng Nobyembre, nakatakdang resolbayin ng COMELEC ang mga nuisance candidates at mga petisyon para i-disqualify ang isang kandidato. Para naman sa mga magiging opisyal na kandidato, hinimok sila ng COMELEC na lumahok sa mga debate. Hindi tayo takot na mag-file ng candidacy. Di how much more yung humarap na lang sa sambayanan at iparamdam, ipakita sa kanila na may pinapanindigan kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.